Hi! Okay, here we back. Again, nandiyan naman tayo sa bagong video. Para sagutin na ang katanungan ni ma'am. So, dati pa ito concerned. So, may nababasa na ako dito dati. Kaso, sorry for very late response. Naging busy kasi tayo sa trabaho. And, plano ko sana talaga is mag-interview ako ng babaeng mechanical engineer. Kaso, ala, gipit tayo sa schedule. Okay? So, sabi ni ma'am, currently third year student taking up BSME. Well, congratulations, you're taking the best course. Alright. Di naman, joke lang. So, they said maraming disadvantage if you're female ME in the field of work. So, most people I know recommend me to learn the skills of computer-related courses, CAD, etc. Okay, etche, Filipino accent. Okay. Kasi daw, hindi masyadong kailangan ng physical strength, but as a student, hindi ako masyadong inclined to computer-related courses. Instead, I find thermodynamics, wow, another major ME courses interesting. I'm halfway to finish my degree, but I'm very confused right now whether to continue or not. Okay, do female mechanical engineers really have lesser chance to work in the field? Yeah, right in there, straight to my heart. So, let's start. Analyze natin yung sitwasyon ni ma'am. So, you're still a student and saludo ako dahil advanced ka mag-isip. Okay? Kung sino man nagsasabi sa'yo na maraming disadvantage ang pagiging female ME, well, nagkakamali sila. Konti lang, meron, pero konti lang. Hindi ganun kadami. Okay, meron, pero hindi sa field na hindi ka makapagtrabaho sa field, okay? Unahin na natin yung disadvantage. Straight na natin, okay? Ito, base lang to sa aking observation, okay? May mga kapatid akong babae. And hindi natin may tatanggi ng maraming pastos, okay? Alam natin sa site, puro lalaki yan. Ito yung problema sa atin, eh. Napaka-sensitive kasi ng topic na to, eh. Pero isa to sa disadvantage ng pagiging babae sa field, okay? Lalo na kung maka-encounter ka ng bastos talaga. Yung nakaharap ka pero pinakatalik na, lumagpas na doon kapag uusapan, eh. So, yun. Pagkatalak ng tao, bastos yan. Kahit ano suot mo, bastos talaga yan, okay? So, isa yun. Pero kung matapang ka, kasi may mga kilala kong babaeng ME, wala silang pakialam, eh. Oh, nasanay na lang sila sa site. Okay. Na ganun ang sitwasyon. Yung iba, sinasabayan nila. Hi ma'am, good morning. Good morning sila kay. Okay. Sinasabayan na lang nila yung mga tat ng mga tao. Ayun. Meron namang mga hindi pastos talaga nag-good morning lang. Oh, ayun. Walang mali siya. Pero meron ding mamali siya. Okay. So, sabi eh ang nire-recommend sa iyo is computer-related courses like CAD. Ba't ka pa nag-ME? Hindi ka na nag-take ng drafting course, diba? Huwag, hindi ganun. So, ako nga, nasa field ako ng work, diba? Nagka-CAD pa rin ako. Pero hindi naman ganun kalalang CAD. Pero yun, ang kailangan lang talaga dyan is Excel lang naman, eh. Hindi naman ganun kano sa CAD kasi meron tayong CAD operator na. Kailangan daw yung daw nare-recommend sa kanya is CAD kasi hindi raw kailangan ng physical strength. By the way, highway, ako nasa field ako, hindi ko rin naman kailangan ng physical strength. Depende lang na kailangan kong maglakad, hakbang kapataas, ingat ka lang dun, baka ka madulas. Madulas talaga sa site, madumi, makalat, maraming tripping hazard. Pero hindi naman literal na kailangan ng physical strength. By the way, engineer ang ina-apply natin, ang trabaho natin, hindi tayo laborer. Okay, so hindi natin kailangan ng physical strength. Meron experience dito sa site, which is kami mga engineers ang nag-howling. Bakit kami nangyaring ganon? Ano bang pag-howling? Paghahakot ng mga materials? Paano ba napunta sa sitwasyon na yun? So, napunta sa sitwasyon na yun dahil wala kaming tao. Biglang dumating yung mga materials, wala kaming manpower. Wala kaming choice. Hindi namin pwedeng i-abandon yung truck. Okay? Tunay-tunay na 'yon.
ilang piraso yun na BI5, schedule 20, schedule 40. Okay, ang isang tubo nun, tumitimbang ng mga 20 kilos, 50 kilos. Kami, nagbuhat, mga lima kami. Yung, bali tatlo kaming engineer, yung dalawang safety, tsaka yung bodyguard namin, dalawa. Kami-kami yung nagtulungan, nagbuhat nun. Okay, pakita ko yung picture ha. Ito yun. Sinasabi ko si Austin, hindi naman yun yun eh. So, naipit lang kami sa sitwasyon, okay? O, di mo kailangan na physical strength para talaga masabi na nasa field ka, okay? So, I feel you, hindi ka masyadong inclined sa computer-related course, okay? Ako, actually, bago talaga ako magtrabaho, akala ko kailangan ko yan. Kailangan ko lang pala i-basic. So, wag mong isipin na hanggang kumbaga pang office ka lang, hindi ganon. Okay, so tuwang-tuwa ako kasi I find thermodynamics and major courses interesting. Well, yan tayo magkakasundo dahil napakaganda talaga ng mga subject na yan at maraming umiyak dyan, pero kaya yan. Okay, halfway ka na, okay ma'am, sa kurso mo. Huwag kang titigil. Tapusin mo na yan. Sayang. Kidding aside, well, nasa right path ka. Right path. Path. Nasa right path ka, okay? Huwag mong itigil yan dahil confused ka. Dahil nga babae ka. Okay? And, ituloy mo yan. Sayang yan. Do female mechanical engineers really lesser chance to work in the field? Okay, let me give you an example, okay? Umpisa natin doon sa kaklase ko. Mechanical engineer siya ngayon. Babae. And same company kami pero magkaiba ng site. So ako yung nag-encourage ko nila na mag-apply dito sa kung saan ako sa trabaho. And na-assign siya nung una is sa main office natin. Metro Manila. Sa Pasig. Okay? QA, QC. Okay? Ng pangkalahatan ng project. So, dumating yung time na naiinip na siya kasi dahil na babae siya, parang inisip niya, baka doon na lang siya sa office kasi kung mag-field siya, madalang lang. More on paperworks ang pinapagawa sa kanya ng boss namin. So, may time na nagsabi siya na gusto niya nang mag-resign kasi parang hindi naman siya magkakaroon ng trabaho sa field dahil nga yun din ang gusto niya, ang makapagtrabaho sa field. Okay? By the way, ang name niya po is Andrea. Okay, ito siya. Yan. Ginagawa ko na yung picture mo, ha? Oh, magalit ka. Okay, isa na siyang mechanical engineer. Okay. So, yun. Buti, hindi siya nag-resign. Kasi nagkaroon siya ng breakthrough. Okay. Pinadala na siya ngayon sa Pangasinan bilang QA/QC. So, ang trabaho niya, nasa field na siya. Okay, meron kasi kaming project sa Pangasinan. Yun. Basta, project yun. Anong project yun? Ano siya eh? Temple? Or church para sa ano, mga kapatid natin mga Mormons. Okay? Yun. Matagal niya na daw pinapanalangin yun na makapagtrabaho sa field. And answered prayer. Yun, nandun na siya sa field. So, ano, wala namang naging hindrance eh. Ah? Hintayin mo lang yung chance, okay? And try until makuha mo yung gusto mo. So, hindi ibig sabihin dahil babae ka, ititigil mo na yung pagiging mech mo. Hindi pang lalaki lang, hindi lang pang lalaki ang mechanical engineer, okay? Ito pa. Sa amin, sa saan ako sa trabaho, ganito yun eh, yung position ng ano eh, yung organization chart eh, parang ganito. Project engineer, tapos ang project engineer yung nasa taas, is yung project manager na tinatawag ng contractor. And yung sa client naman, yung
gusto tayo nagre-report, meron tinatawag doon na package manager. Okay? Yun, yung acting package manager namin ngayon, yung mahawak sa aming lahat, sa project manager, sa buong team namin, is babae. Babae siya. Okay, actually, kabatch ko siya. Parehas kami ng review center. And now, look at her. Nasa field siya and hinahawakan niya is hindi mga construction worker, kundi contractor. Kami yun. So, where is the hindrance for that na hindi ka makapagtrabaho sa field? Siya nga, nakakapagtrabaho eh. Babae. Kabatch ko lang din. So, guys, ma'am, yun, huwag ka pong ma-discourage, okay, dahil babae ka. Ituloy mo lang yung course mo. Sabi nga ni Rancho, only Fung Suk Wang, be a good engineer and let the job chase you, okay? Tama ba? O something na ganun. By the way, this is Engineer Rubensay. Maraming salamat po. Patuloy po sana kayo manood sa ating video. Kung may tanong kayo, mag-comment lang po kayo. And please hit like, subscribe na rin kayo sa ating channel and comment. Thank you!